Bago siya nag-resign bilang Tourism Secretary noong Mayo, iginit ni Juan Dateo na walang conflict of interest sa pagpasok ng Department of Tourism ng 60 million pesos na halaga ng patalastas sa Kilos Pronto, ang Black Timer program sa PTV4 ng mga kapatid niyang sina Erwin at Ben Tulfo. The contract was between PTV4 and DOT. Wala na po akong pakialam kung ilalagay nila sa kapatid ko. Pero para sa Commission on Audit, posibleng conflict of interest at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ginawa noon ni Teo. Ayon sa 2017 COA audit report sa DOT, 120 million pesos ang halaga ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PTV Network at DOT noong 2017 para sa pag-broadcast ng TV ads ng DOT. Nakasaad sa MOA na sa Kilos Pronto e-ere ang mga TV ad ng DOT. Ayon sa COA, halos 89.9 million pesos o 75% ng halaga ng kontrata ay ibabayad sa programang Kilos Pronto ng Bitag Media Unlimited Incorporated ni Ben Tulfo. Hindi raw naghanap ng ibang quotation ng DOT mula sa ibang TV network o nagsagawa ng cost-benefit analysis. Ang sinabi ni Onit ay yun ang dahilan kung bakit sa Kilos Pronto napunta ang ads. Because mataas ang rating. Pero pagpuna ng COA, mababa ang viewership ng PTV kumpara sa ibang network kaya maaaring hindi maging epektibo ang DOT ads. Nag-issue na ng notice of disallowance ng COA sa transaksyon noong June 5. Ibig sabihin dapat isauli ang perang ginamit dito. Pero ang pangako dati ng Bitag na ibabalik sa gobyernong ibinayad para sa ad placement, hindi pa nangyayari. Sabi ng DOT, walang conflict of interest dahil ang transaksyon ay sa pagitan ng DOT at PTV. Hindi raw partido sa MOA ang Bitag at hindi raw ito naging issue sa Bids and Awards Committee. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Teo na malinis ang kanyang konsensya at kumpiyansang wala siya nilabag sa anti-graft law o anumang batas noong kalihim pa siya. Handa raw siya sagutin ang mga alegasyon sa angkop na forum. Si DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat inutusan na ang kanyang mga abogado na pag-aralan ng COA report at magrekomenda ng angkop na aksyon. Pananagutin daw nila ang dapat managot. Ang mga konesyon ng COA malaking tulong daw sa investigasyon ng ombudsman. We are not bound by the COA reports, but they will certainly enlighten us in our investigation. Joseph Morong, GMA News.